rise. The court is now in session with the Honorable Judge Benito Antonio. Please be seated. Come to order. Given the new information na may nangyari pala sa inyo ng asawa mo after staying together again in one house, hindi ba yun proof na you can still work things out in your marriage? Hindi po, attorney. Bakit? Hindi ba yun ginawa out of love? Siyempre po, out of love po. Pero hindi naman po sa pag-make love lang nagbabase ang isang samahan. Dapat po, importante, dapat parehas kayong stable sa oras ng krisis. As stated in Exhibit C, you have psychological incapacity brought about by a traumatic childhood experience. Is that correct? Yes po, Your Honor. In your own words, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano ang iyong kabataan nun? Seven years old po ako nung nag-abroad po yung nanay ko. Hindi na po siya bumalik. Iniwan niya kami ng tatay ko, kaya po malaki po yung naging epekto sa tatay ko noon. Nagpakalunod po siya sa alak. Nak! Di mo pa ako alak! Pero ang dami niyo na pong nainom, Tay. Tama na po. Sige na! Namatay po siya dahil sa alak. Tay, bakit dito na naman po kayo natulog? Taas na po kayo, Tay. Bakit na po, Tay? Taas na po kayo matulog, Tay. Dito na naman po kasi kayo natulog, eh. Tay, akit na po. Tay. Tay. Bakit na po? Tay? 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 Giling na po, Tay! Dulang! Dulang po! Tay! Umuwi mo, Tay! Hindi ko po matanggap nun na pati si tatay wala na. Kaya po, kahit dalawang araw na siyang patay, hindi po ako umalis sa tabi niya. Sinubukan ko rin inumin yung iniinom niya kasi baka sakaling ikamatay ko rin. Pero nung panahon po yun, hindi ko pa po kaya yung lasa ng gin eh. Kaya, ayun po, fail. Wala po nangyari, wala. Mabuti lang po dumating yung lola ko at siya yung nagpalibing sa tatay ko. Siya rin po yung nag-alaga sa akin. Yeah.
Halos dalawang taon din po ako hindi nakapagsalita nun. Sabi po sa akin nung nag-therapy sa akin, dala daw ng depression. Noy, kakain ka ha? Kain ka. Para tumaba. Eto. Kailangan kumain ka ng marami. Ito paborito ng papa mo nun eh. Mabuti na lang, hindi ako sinukuha ng lola ko. Kaya, eventually, naging okay na po ulit ako. Sumusubuan kita? Susubuan ka ni lola, ha? Naging normal na po ulit yung buhay ko. Hanggang sa nakilala ko na po si Patty. Simula pa lamang ba hindi na naging masaya ang inyong pagsasama ni Mrs. Ilaban? Masaya po. Sobrang saya po namin. Eh, pero di ba po kung ano yung mga bagay na sobrang nagpapasaya sa'yo, yun din yung sobrang nagpapalungkot sa'yo. At kung gano'n mo kamahal yung isang tao, ganon din yung takot mo na mawala sila sa'yo. Kaya nga po, nung dalawang beses pa lang kami nag-meet ni Patty, natakot na po agad ako na mawala siya sa akin eh. Kaya pinilit ko po siya agad na sagutin niya ako. Isang tanong, isang sagot. Wala nang paikot-ikot. Tatanggapin mo ba ang pag-ibig ko sa'yo? Talaga? Oo. My gosh! Thank you! Salamat! Oh, Mr. Ilaban. Let it be. Yes, Your Honor. Kahit isang taon pa lang po kami mag-boyfriend noon, tatakot ko po na hindi magtuloy-tuloy. Pinilit ko na po siya magpakasal sa akin kahit na hindi pa siya handa. Patricia Kalumpang. Will you marry me? Kasal? Kasal. At nung gusto niya na pong ituloy yung pangarap niya na pumunta ng Canada, natakot po ako na mawala siya sa akin. Tulad ng ginawa sa akin ng nanay ko. Pupunta ka ng Canada? Iiwan mo rin ako, katulad ng ginawa ni nanay kay tatay. At sa tuwing naiisip ko po na mawawala sa akin si Patty, nawawala po ako sa sarili ko eh. Nagiging violente po ako. Minsan bumabalik yung lungkot. Nawawala na ako ng gana mabuhay. Gusto mong magpakamatay? Tumaan po sa isip ko. Naalala ko po noon, sinabi sa akin ni Patty na we bring out the worst in each other.
Dati po, hindi ko pinapaniwalaan yun eh. Siguro nga, I can become the worst person dahil sa pagmamahal ko kay Patty. And she doesn't deserve the worst, kaya po nagpa-file ako ng annulment. Rebecca. Ay, Patty! Pwede ko po ba kayong makausap? Meron po akong gustong malaman. Ito yung resibo sa ospital na pinagdala namin sa kanya. At yan naman yung mga reseta ng psychotherapy niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ko pa tinapon itong mga ito. Samantalang ito yung panahon ang pinakamasakit na nangyari sa buhay namin. Lola, hindi ko po maintindihan bakit po hindi niya sinabi sa akin. Asawa niya ako, diba? Dapat alam ko to eh. Eh di sana mas hinabaan ko yung pasensya ko para sa kanya. Mas inintindi ko siya. Eh di sana hindi ako umalis, sana hindi ko siya iniwan. Sana hindi ko siya hiniwalayan. Sana hindi niya ito pinagdaanan ulit. Sorry. Sorry po. Hindi ko po alam eh. Sinasagot sa amin. Ginawa mo yun? Ayoko nang maulit yun. Ayoko nang malungkot, pasaktan. Ayoko nang magkimkim ng sama ng loob sa nanay ko. Dahil doon nagsimula lahat ng to. Tutulungan ka namin. We'll help you get rid lahat ng mga yan. Kami ni Lola Becca. Thank you.
Ate Patty. Salamat. Thank you, Sheila. Ay, hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng mga pinagdaanan ng kuya mo. Kaya siguro ganun, ano? Kaya siguro magaan yung loob na sa mga iniwan, mga naabandona. Parang ako lang, ate. At kay Robin. Yung kuya mo, ayaw na ayaw sa sinungaling. Pero siya mismo mayroong sekreto sa akin. Ano ba yan? Huwag mo kaming gagayahin na ikaw, pag nagmahal ka, dapat huwag na huwag kang magtatago ng kahit na ano sa mahal mo. Sabihin mo sa kanya kahit masakit para matulungan niya isa't isa. At baka nabibigay ng love advice sa'yo eh para namang wala ka pa dun. Actually, Ate Patty, parang I'm on my way there. Ha? Ate... Kizeki? Ate, shh. Hindi ko po sigurado, pero parang may nafe-feel po ako sa kanya. Alaka! Pero hindi po pwede eh. Hindi po pwede. Ano ka ba? Alam mo, Sheila, yung ganyan. Hindi mo makokontrol yung feelings mo. Mahirap yan, sinasabi ko sa'yo. Naku! Talaga, ate? Mm-mm. Patay. Kasi, alam mo minsan, and actually, madalas, yung mga yan may sariling utak yan. Kumbaga, para talaga kayong pinagtagpo, tapos para ma-inlove kayo sa isa't isa nang hindi sinasadya. Patay, ate. Bad news. Di naman. Siyempre, nasa'yo pa rin yung bola kung ano yung magiging desisyon mo. Kung susugal ka ba, eh kung talaga bang magtitake ka ng risk, kung paninintigan mo, kung gagawin mo yung lahat para mag-work kayo, kung ilalaban mo. Ate, ilaban ka. Hindi ko nilaban eh. Ang hirap naman, ate. Sinabi mo pa, love is full of mysteries. Like a rosary. Aha. Ito naman, no? Hanggang ngayon ba ginagamit pa din yung mga ganyan? Ate Patty, pag sa love, walang naluluma. Tama ka naman. Cheers. Seryoso, tol? Nalikha ka ni Irene? Oo nga. Sabi ko sa'yo, may gusto talaga yung si Irene eh. Ang tanong dyan, tol, kung interesado ka ba? Tol, magpapaanal ka na rin naman. Pag na-approve yun, pwedeng-pwede na yan. Tol, wala naman sa plano kong mag-girlfriend. Hindi naman kailangan agad-agad eh. Pero seryoso, tol, si Irene, good catch yan. Mabait, matalino. Checky. Pasundo mo. Oh. Iba rin kasi, guapings talaga, kinabot eh. Dalawang babae, patay na patay sa'yo, tol. Ano ba meron ka? Tol, tumigil na nga. Tsaka, huwag ka mag-assume tungkol kay Erin. Di mo tayo sigurado dyan sa haka-haka mo. Hindi, tanungin mo. Natalia, salamat talaga, ha? Saka, pasensya ka na. Alam mo, pwede ko naman talaga itong gawin. Kaya lang kasi baka mali penalty na ako, eh. Tapos, hindi ko alam kung baka magtagal kami dun sa school ni Robin. Pagkatapos ng enrollment, meron pa daw seminar dun sa mga parents, sa guardians. I totally understand. Don't worry about it, Patty. It's nothing. Sorry, ha? Tsaka, thank you pa rin talaga. Tapos, ito yung check, eh. Eh, cash naman yan. So, pa-in-cash mo na lang pambayad ng bills. Thank you, ha? Tapos, ito. Ito naman para sa'yo. Me? Oh, no, I have a lot of money. It's okay, I don't need it. Hindi, para sa'yo talaga yan. Nag-request ako kay Attorney Sakay kung pwedeng magbigay siya ng extra allowance para sa'yo.
Kasi marami ka naman na ding tinutulong dito sa bahay, lalo na kay Robin. Kung hindi ka komportable, Natalia, ibabalik ko na lang. No, it's okay. Maybe I'll just get something for Robin. I don't know, something. Oh, okay, sige, I'll go ahead na, ha? Thank you, bye. Sige, thank you din. Okay, trainees, before the summer classes end, we will officially announce the lucky girls who will join the roster of our excellent cheerleaders. So guys, give it your best, okay? This will be your last chance to be officially part of our team. Okay, guys? Good luck! Oh, masakit pa rin ba katawan mo? Medyo. This is major sabotage, Sheila. Sinadya to ni Nicole. Huwag kang magpapatalo sa babae nila. Hindi na naman. Sheila. Inumin mo ito para mawala yung body pains mo. Salamat. Oo naman. Doon muna kami sa taas, ha. Cheer namin kayo. Kami? Sino kasama mo? Go, Sheila! Go, Cindy! Go, Sheila! Go, Cindy! Go, Sheila! Go, Cindy! Go, Sheila! Go, go! Go, Sheila! Go, Sheila! Go, Sheila! Go, Cindy! Go, Sheila! Go, Sheila! Go, Cindy! Go, Sheila! Go, Cindy! Okay, guys! Come on! Dahil dito! Ay, nakaw anak ko! Uy, group hug! Group hug! Group hug! Group hug! Alam mo, anak, alam kasi namin na hindi biro yung pinagdadaanan mo ngayon. Nasa kaso ninyo ni Marlon. Kaya sumugod kami para paramdam sa'yo na nandito kami. Para sa'yo. Saka may good news ako, ate. Natapos na namin ni Sandra yung pagkuha ng requirements sa immigrant visa sa Canada. So, mag-a-apply na kami. Talaga? Salamat, ha? Mangubang mo, anak, ha?